Hi guys, mamumulo tayo ngayon ng itlog. Ayan. Good morning, good morning, good morning mga idol. Ayan, para na tayong si idol tiktokers nito. So ayan guys, oh. Sa mga hindi pa nakapfollow sa ating FB page, ayan, please pakipollow po ng ating FB page para lalabas sa inyong wall kapag meron tayong bagong upload na video. So ayan guys. So ang ating mga itik, andyan po sila. Kasi nandito tayo namumulot ng itlog. So ayan guys, oh. Yan, ito po yung pinaka-exciting na part sa pagda-duck farming. Ang pamumulot ng itlog. So, yan guys. Uy, mayroon dito guys. Sa kabila. Pato. Yan po yung pato guys. Muscovy duck. Ayan. So, si Farm Girl ang namumulot ng itlog ngayon, guys. At ang mga itik natin. So, ayan. Ayan, guys. Dito po sila lahat, guys, ay nasa mga 240 heads na female. Ayan. Mga batik-tik. Huwag kayong mag-uumpukan dyan. Ayan guys, yung ating mga itik. Ayan, at ito yung mga itlog nila. So, sa pagda-duck farming guys, kailangan lang talaga ng tiyaga, ng pasensya. So, yan po yung mga kailangan natin sa pagda-duck farming. Kasi kapag wala kang tiyaga, madali ka talagang ma-discourage kapag meron tayong mga nararanasan ng mga problema sa pagda-duck farming. So, dyan po sila ay, yan, nag-exercise na kasi wala na tayo doon. So, ayan. So, ang lilinis ng kanilang mga itlog guys, ayan guys. At malapit na tayong matapos. Andito na tayo sa pangatlong box. Ayan yung ating mga itik at yung mga painuman nila. Sila po dito guys ay nasa mga 6 months na. Ayan. Ang kikinis pa ng mga balahibo kasi bago pa lang silang nagsimulang mangitlog. So, kapag aabot na yan sila ng isang taon sa pangingitlog, guys, ay unti-unting bumuhaghag yung kanilang balahibo. Kasi nga, lagi lang silang nangingitlog ng nangingitlog. So, yan po yung mga mararanasan natin sa ating mga itik. So, kung kayo, magsisimula kayong magitikan at maraming supply ng tubig ang inyong area, mas maganda na mag-design kayo ng paliguan sa kanila para kasi yung paliguan guys, mas maganda sa kanilang balahibo sa ganilang katawan kapag ando na tayo sa
sa molting stage or yung nagpapalit ng balahibo para mas madaling makarecover. At saka, hindi masyadong harmful sa kanila kapag andun na sila sa ganong stage. Ayan. Masakit kasi sa kanila, guys, kapag naglalagas na ng balahibo, mas maganda na meron silang paliguan. So, ayan, guys. Malapit na mapuno yung ating basket, guys. Ayan. Yung ating mga itik. At dito na side, yung ating hanger ay wala nang laman. Yung ating 2 months ang ating ilalagay dito. Then, re-renovate lang natin ito. Gawin din nating lapag. So, itapat natin dito na lapag type din. So, ayan, malapit nang matapos si Farm Girl. Kurar, lagi gamay si Landry, ah. Itik. Sige ka, lusot-lusot na ni sa tikas. So, ayan, guys. Tapos na po tayo. Tatlong egg na lang ang pupulutin ni Farm Girl at ang ating nakuhang itlog. Ayan. Itlogan na. So, ayan, guys. Yung ating mga itik. At dito na side, meron pang isang box na natira. So, hindi pa binili ng ating mga buyer, ng mga ating mga followers. Ito po itag 100 pesos lang kada isa. Ayan. So, ayan, guys. Tayo po yung dadala ng itlog. Hi, guys. Ito po yung mga daily record natin. So, ang ginamit po natin ay daily time record. Ayan. At yung dito sa ano natin, bagong itlog natin, mag running to 7 months. Ayan. At ang itlog nila ay pinakamataas na pinatin 212. So, out of 241. So, ilang percent yan? Nasa mga 87%. At ito po yun sila, guys. Ang nakakuha ng 87% sa pinakamataas nilang production daily. So, ito po ay running 7 months na. Mga ngayong katapusan na month na ito ay mag 7 months na sila. So, ayan po. Minomonitor din naman natin yung kanilang mga itlog, guys. Regular naman na size. Kapag mataas yung production natin sa mga ganitong edad, umaabot ng mga 90% or 80% to 90%. Pag umaabot dyan yung production nila at ang edad nila ay nasa mga 6 months to 10 months, i-monitor natin yung kanilang itlog. Baka kasi so sobrang lalaki na ng kanilang mga itlog, may chance na magka-prolapse po yung ating itik. Kasi meaning nun, sa akin lang po, guys, ha, hindi ko po sinasabing 100% accurate ito yung sinasabi natin.
Kapag ganun kasi guys, napansin ko dito sa ating farm, kapag mataas ang production, overfeeding po sila. Kaya minomonitor talaga natin yung kanilang size ng itlog. Basta nasa mga bata pa na edad. Kasi guys, kapag maganda talaga yung pagkaalaga natin, yung kanilang katawan, malaki. Malaki yung kaha ng katawan kasi nag-vitamins tayo pagka bata nila. So, kapag mangingitlog na yan, malaki din yung mga itlog nila. I-compare natin sa mga itik na normal lang yung laki. So, yan po yung isa nating napansin din dito sa ating farm. Hindi ko po sinasabi na 100% na po yung ating observation dito na ganun din sa iba. Ang atin pong binibigay na information dito based lang sa ating na-observe, ating na-experience. So, yan lamang po.